you've said this on numerous interviews na yung dream position mo is libero. So you were finally Yes. so you were finally you finally fulfilled that dream during that battle of the rivals. So ano yung feeling? Alam mo yon, like dream position mo libero tapos Ateneo La Salta sa MOA pag ginawa yung game tas televised. Kasi yeah, libero kasi yung pinaka gusto ko kasi parang feeling ko I'm not gonna say it's the easiest job inside the court. Ayoko lang yung maraming talon. But I know it can also be complicated kasi mahirap mag-receive, mahirap mag-anticipate ng bola, mahirap like to be very agile, especially lateral movements. Mahina din ako doon. So pero ang sarap lang daw feeling na nakaka-receive ko na maayos for your teammates, na makakagawa sila ng magandang play. And sarap lang din ang feeling na makakaputo ka ng malakas na palo na lusot sa blocking. So parang yun yung pinaka gusto kong dream. And nung Battle of the Rivals na yun, na parang wow! Actually, I wasn't really fit that time. Kasi yun yung kasagsagan ng hyperthyroidism ko. That's why I was really thin nung panahon na yun. And I wasn't feeling well nung time na yun, nilalagnat pa yata ako noon. Kaya sinabi ko, Coach, wag mo kong gawing spiker, ha? Hindi ako hindi ako mag-jersey. Yun yung, yung jersey pa yata ng Libero ng t-shirt, la t-shirt. T-shirt, yeah. Yeah, what was up with that? I was wondering why t-shirt yung jersey. What? Kasi we didn't make an alternate. Like, okay, Yeah, fine. I was wondering like why are Melissa and Dan in t-shirts? T-shirt lang, di ba? Tapos yung t-shirt na yung T-shirt parang paid lang. design pa. Oo, Wala, walang... pang-promote Yeah. yung t-shirt. De joke lang. It was kasi they didn't make an alternate na white jersey. Yan, naka-t-shirt lang kami. Kasi Isang set lang yung pinakita. exhibition game Yeah. lang kasi so probably they forgot. But yeah, that was a crazy game. That game went five And sets. Chat. yeah. And then during in the middle of the game, parang actually I was ready na manonood lang ako eh. Pero siguro nung patapos na, si Mel may isang gulong yata na parang nasaktan siya, parang oh no, is this my turn? Is this finally my turn to be a libero? Nung pinasok ako, natalo yata kami. You got to realize your dream Well, of being a libero in a game. okay, speaking of libero ha, Yeah. sige, Cha, kung dream mo maging libero, sino yung mga idol mo na libero? Like, kanino ka humahanga na sa mga libero? Siyempre, isa si Jessie din. Ay, naku, Ate As Kat, in, mahal mo ako alam mo, masyado. nung time na magkasama tayo sa national team, especially nung nagte-training tayo sa Japan, ay, ang sarap Yes. ng buhay ko pagkasama ko si Tin sa loob ng, sa likod ng court, na parang, okay, then, kaya mo na yan, ha? Parang, okay, so I can focus na sa unahan. So parang, ang sarap doon ng feeling na ganun. Same. Same feeling. Kasi I'm like super confident. Kayang-kaya ni Ate Charu with you. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.